Patuloy pa rin ang tensyon at walang katiyakan ang mga susunod pang mangyayari sa Lebanon ayon sa Embahada ng Pilipinas doon. Yan ay dahil sa lumalalang sigalot sa pagitan ng Hezbollah at Israeli forces. Sa inilabas na abiso ng Embahada, hinikayat nito ang mga Pilipino na nasa Lebanon na lumikas na habang bukas pa ang mga paliparan. Kasalukuyang nasa Alert Level 3 ang Beirut. Ibig sabihin, may repatriation pero voluntary lang ito. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, hindi pa itataas ang kasalukuyang alert level. Right now, what the ambassador is saying is we can't raise it yet because if you raise it now, the Filipinos won't exactly be going home because while the situation is quite tense, for most of Lebanon, there's actually no violence going on. Sa kasalukuyan, 738 na Pinoy na ang humiling na makauwi na ng Pilipinas. Karamihan, mga undocumented. Una rito, may 356 ang nakauwi sa Pilipinas. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, nasa mahigit 11,000 Pinoy ang nasa Lebanon. Ayon pa kay DMW Secretary Hans Kakdak, walang OFW ang nakatira malapit sa lugar kung saan nagaganap ang labanan sa pagitan ng Israel Defense Forces at Hezbollah. Ang pinag-uusapan nating area kasi dito yung southern part where the tension is high, that border is northern Israel. Doon sa mismong border town, walang Pilipino. Doon sa mismo kung saan ngayon ay may current exchange of fire, walang Pilipino doon. But doon sa southern cities, meron. Kasalukuyang inihahanda naman ng Embahada sa Lebanon ang mga evacuation routes kung sakaling itaas sa Alert Level 4 o Mandatory Repatriation ang sitwasyon. Maaaring tumawag ang mga Pilipino sa mga numerong ibinigay ng Embahada para sa iba pang tulong na kinakailangan ng mga kababayan natin sa Lebanon. Easily, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,